Magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang pagtatanim ng kabuting sanggeing gamit ang toyong dahon. At bali itong dahon na ito ay akin nang naputol sa 10 inches at naibabad na rin ng 4 na oras. Pwede rin ng 5 oras na sa inyo na yan. At pagkatapos ay nag-prepare na rin ako ng 3 hollow blocks para sa ganun ay patungan dahil sobrang anay dito sa amin. Bali ito, tubig na ito ay galing din sa aking pinagbabaran at nilagyan ko ng kunting abono na sulfate o 1600. Sabi kasi doon sa isa kong pinagbintahan ng kabuting saging na binhi ay sabi niya ay ganun daw yung kanilang ginagamit. So tinry natin para sa ganun ay may pakita ko rin sa inyo para pwede nyo rin gayahin. At ganito yung ating ginawa. Bali ito ay half meter lang yung kanyang haba. At binilagyan natin din yan sa mga gilid-gilid niya at nasa inyo na kung gaano karami. At ito ay aking paglalagay ganito karami dahil marami naman akong binhi. Pero pag konti lang naman ay wala naman problema doon. Bali din lagyan ko rin doon sa ilalim ng binhi dahil mayroon ding tutubo doon sa lupa. So, yan lang yung ganyan lang yung aking ginagawa sa pagtatanim ng kabuting saging. Ito pala ay mayroong 1600 na abono. At pagkatapos natin yan na nalagyan na ay atin nang tatakpan ng plastic na transparent. So, nilagyan ko rin dyan sa ilalim niya, makikita ninyo, dahil may tutubo din dyan sa lupa. Kaya maganda pag mayroong lupa na pagtataniman kaysa doon sa sementado. So ganyan lang. Lupa. Ayan, pangalawang harvestin natin. Didiligan natin medyo natuyo. Pwede magtanim sa lupa gamit ang binhi natin. So yung binhi natin kasi medyo maganda-ganda. Marami ng nutrients yan. Kaya maraming tumutubo. So didiligan natin yan. Kunin ko na. Oh, lumakro pa yung tawag. Subuka mo natin. At ito na, binasa na natin siya. After ng kating pang harvest, bali ito ay tinubuan pala ng ika-7 days. Bali ika-7 days ay binuksan na natin para pasingawin. Pero mayroong mga malalaki na kaya inarbus natin. At ito, binabasa natin para sa ganun ay ma-maintain yung moisture niya. At huwag kayong maniwala sa pagbinasa ay hindi natutubo. Ayan. At ito ay ginagawa lang natin pag summer para sa ganun ay ma-maintain pa rin yung temperature. At binasa ko na rin at nakita ko kasi na kulang yung kanyang yan. Pagkatapos yan ay babalik lang natin yung plastic at pasisingawan natin siya sa ika 9 days ulit ng ilang minuto, mga 10-15 minutes ganyan ay pwede na. At huwag nyong kalimutan pala na maglagay ng silong kung sa labas kayo nagpatubo. Huwag nyong hayaan na ma-direct sunlight siya para hindi matuyo sa loob niya. So, pangatlo na itong ano natin, oh. Yung sa may lupa. Yung tinaniman natin sa lupa, oh. So, tumutubo pa rin. Basta dinidiligan nyo araw-araw. Ayan, oh. Yung sa may lupa. Yung tinaniman natin sa lupa. Ayan.
Ha? Saan? Ako nga. Oh, lalaki pa yung mga yan. Dami dito. Yung. Dami rin dito.